to, mga kaibigan. Welcome sa ating game number 2, best of 3 series 1-0 lead in favor of Onyx PH. Sa red side, blue side naman sa Blacklist International, Edward for the Grok. Dexter naman sa Kufra, Killer para sa kanyang Masha, Riddler naman sa Bruno, and Aqua para sa kanyang Harith. At para malit sa kabilang banda, ladies and gents, for Onyx PH, Dilar for this Gatot Kacha, Wise naman dito for Lancelot, Ganda lang or Oh My Venus for Louie, Iyakno naman for Thams, at Fuzaken for this Hylos. Ito na ngayon yung balagbagan. Na matagal nating nakita na hindi kumukuha ng tanks ang Onyx PH, pero ngayon kasing nasa kanila na si Fuzaken, mamamaximize na ngayon nila yung tank. Pwede na sila ngayon gumamit ng tanks. Pero eto na nga, si Dexter and Riddler, makukuwanan pa nga ata. Or yes, makukuwanan nga sila dito. Nakita mo naman yung four-man rotation talaga na ibinibigay. Nakita mo yung damage ni Louie. Nakita mo yung damage dito ni Ganda lang. So talagang effective sa kanila yung pagkuha nila ng Louie. So magiging ayos to. Kung saka level 3 na rin pala si Wise. Ito yung maganda, si Wise na ngayon yung Lancelot. GG ata dito, mga kaibigan. Pero eto na, naupo, nagka-divan na sa ilalim ng dilaw na tore. Pero naupo, it's kulay blue. Pero wala ng boy si Dexter. But it's yes, buhay, mga kaibigan. Baliwala. At wala pa rin naman damage output halos si Wise. At saka delicates din may tore. Diba? Baka mabaliktad o ma-turn around pa sila. Hindi nga tumulong din si Bruno What more kung nagbitaw ng damage ni si Bruno or si Riddler. Yun. Baka nagkapatayan din talaga, no? Na free hit kasi ng towers, mga dalawa o tatlong tira ata si Wise na naramdaman niya yun, so medyo masakit. Pero kasi para sa Blacklist International, may damage sila for the early stage of game and the late game. Nakita mo naman yung Harith, di ba? Nakita ko yan, di ba? Sige, Chrono Dash, Sacrificio ang pwede nilang ibigay. Tapos, pwede pa silang makakuha nandito ng possible buff ng Blacklist. Mga besties. So, okay lang. Eto na. Si Masha doon, nananahimik lang din sa top lane. Ha? Mukhang kakampi ko lang sarili ko. Kumbaga, simula ng game na to. Sabagay. Masha is a good segue hero, especially incapable of pushing turrets. So, napakasakit din yan or napakahirap din pigilan yan. And also for head-to-head match against other fighters. Pero eto na. Naupo si Iyakno dito against 4. Patay. Naupo, overkill. Meron pang Zaman Force na kasama. Naupo. Yun pa lang ang first blood natin. Ha? So, Medyo malamig ang simoy ng hangin ngayon. Hindi more on bakbakan. More on objectives naman ngayon yung Blacklist International. Kaso, katulad na sinabi mo kanina, si Wise lang yung magiging source of damage nila dito. Source of physical damage nila. Maliban doon, wala na. So siguro pag naging successful yung pagkuha ni Iyakno doon sa kanyang thumbs, pwede pa makatulong. Pero kasi ang laking bagay nung may isang Harith sa lineup niyo plus the Kufra, yung tamang pangontra kay Harith, nakuha din nung mismong team na yon na humahawak nung Harith. So medyo mahirap nga naman to para sa Onyx PH. Pero tingnan natin kung anong gagawing mahika ni Madam V at ni Wise dito sa larong to. Tama ka dyan, Kuya Irv. Pero ito na, si Fuzaken dito. Ladies and gents, napasubo lang din. Pero yun nga lang, yung red buff nakakuha ni Dexter. Oh! Nice! Ult is there coming from Dexter. On point, pero Fuzaken dito. Uy, sarado! Nakupo, hindi ka pwede lumabas. Hindi ka pa nagko-comply, patay! Dali. Yeah, yun. Dali. Dali, mga kaibigan, kakaiba. Grobe. Naku. Diyos ko po. Kakaibib to, mga kaibigan. Oy, may bastos na naman to sa comment section. Oy, kayo ha, yung mga bastosers dyan sa sa comment section. Yari kay sa akin pagkatas ko mag-cast, kita nyo. Yeah. Kala nyo ha. Hindi na nawala yan. Mga pabibo. Mga pabibo yan sa kaya... Kayo, huwag na kayo magpabibo dyan. Kayo, tuturuan ko kayo kung paano maging tunay na lalaki. Real gentleman must be or has to be gentle. So, relax lang kayo. Kayong bastos dyan. Paano kayo gugustuhin ng mga chicks nyan kung bastos yung bunganga rugali nyo? Diba? Bastos yung bunganga nyo. So, relax lang. Nangabo nyo bastos, no? Oy, nagulat. Nagulat yung tropa. Dumating yung dalawa sa team ng Onyx PH dito. So, tignan natin kung ano bang pwedeng gawin. Pero sa pera, lamang dito ang Blacklist International. Pero para sa akin, feeling ko early stage of the game, hanggang late, pwedeng Blacklist International to. Namamaximize naman nila halos lahat ng pick nila. Feeling ko sa akin, Blacklist International to. Yun na nga, nabigay pa dun. Si Ganda lang, nabigyan din. Fuzaken pa nga ata ang susunod. Iyakno, nagtatago sa damo. Ayaw niya kasi magpakita muna kasi kailangan ubusin muna yung mga skill. Pero double kill para kay Fuzaken, naalis na lang si Iyakno para doon. Pero Wise, nakatakas nga pa. Tingnan, Zaman Force na ibigay. Chrono Dash pa nga. Uy, na-dodge ng bahagya. Pero patay pa din. Aquaman, triple kill para sa clash na yun. 5-0 yan.
Oo nga pala, no? So this time mga kaibigan, napakaganda na simula ng Blacklist International. Talagang gusto mo abawi against Onyx PH to force this game into game number 3. At nakikita natin yung potential dito that they can win this game number 2. Pero slowly but surely lang, relax lang. Kasi hindi pa naman natin nakikita yung potential din ng ano, ng isang landslot. Oo. Tsaka mga kaibigan, hindi na rin kayo makakapag-bash kasi nandiyan na si Ronaldi. Yun, yari kayo nakatingin ngayon. Na si Ronel. So, yari na kayo. Talaga namang automatic ban kayo dyan. Pero ups, si Yuki nabigyan sa top lane. Ang inang kanilang offlaner dun sa top, nabigyan na. So, talagang ngayon pa lang, nakikita mo yung galaw ng Blacklist International na sobrang ganda. And miski naman kanina, maganda yung pinakita ng ano yun, ng Blacklist International. Nagkaroon lang talaga sila ng error. So medyo crucial lang, kaya yun yung nangyari. So tignan natin kung ano nga bang pwede pang gawin. 6-0 yan, malaking bagay yan. Malaking bagay yan para sa kanila. Mm-hmm. Kaya nga. So ano na to ha, talagang nakakita natin napaka-dominant ng Blacklist International this time around. Pero eto, now po yung Turtle is now up. Pero mukhang di rin naman bibigay yata ito ng Onyx ng basta-basta. Ang laki ng lamang, 5K kagad yung gold. Laki yan, malaki. Oo, sobrang laki. Laki, napakalaki. Nagulat din siguro yung ano. Pero kasi ang ganda ng lineup ng Blacklist. Blacklist eh. Tsaka yung for Onyx kasi din, si Lancelot lang yung damage output nila. Pagka wala si Lancelot sa patayan, matagal sila pumatay. Masyadong makukunat yung hero ng Onyx. Pero kapos naman sila sa damage output. Diba? Yun lang, makukunat talaga. Kung kunat at kunat, makunat talaga mga kaibigan. Pero kasi may mga damager din yung Blacklist International na ngayon, feeling nyo, ang nakikita nyo lang damager ngayon, si Aquaman, kasi siya yung nandun sa clash pero uy, napatay ni Wise dito si Killer, so nabawasan ng isa pang damager which is the Masha. Pero huwag niyong kalimutan na meron pang Bruno. Oo. So, halos tatlo yung damager dito. Iyakno pa nga, mukhang nga nabigyan, natalbogan pa. Roy, dali. Mga best weapon. Ito pa, si Fuzak hindi ito makakatakas. Ba, pero daw kung sinecure na, nilagyan na ng Zaman Force. Ayun, pati, uy! Ikala ko. Di mamatay. Pakabalang. Nakikinervous lang tayo dito mga bestie wapper. Siya yung gumawa ng love shot natin, just, di ba? Eh, nga pala. Ano? Last year. Last year. Yan, shoutout sa'yo, Nico Enzon. Yan, nakapakalupit ng tropa natin dyan. Siya din ang previously manager ng Blacklist International. Pero ngayon, focus na daw muna siya sa content creation. So, kaya nagpass out muna siya sa for being a manager of Blacklist International. Ito na. Tama. Naku po, si Fuzak, hindi ito mukhang nasa raduhan na naman. Pero may flicker out din naman. I mean, flicker to get out from that wall coming from Grok. So, 9-1 ang ating score. Magandang pinapakita ng Blacklist International. Onyx, left behind sila so far sa ating game number 2. Mababa rin naman ang potential nila. Honestly speaking, mababa ang potential nila for a comeback situation. Totoo talaga eh. Kasi kung damage, buo yung damage ng Blacklist International eh. And na-maximize nila yun. Having two tanks na talaga naman kaya magbigay ng damage. Pero oops, nabigyan ni Madam V dito ang apat sa team ng Blacklist International, kaya magde-disengage muna sila. Isipin mo, 8 minuto pa lang to pero nasa third tower na tayo. Grabe, mukhang talagang itong laban itong Onyx at Blacklist International parang may pinaguhugutan eh. Talagang ayaw patalo sa isa't isa eh. Talagang talagang binibigyan tayo ng magandang team fights or magandang bakbakan. For kanina, naging number 1 punong-puno ng action. This time naman Blacklist International naman na nagpapakitang gilas naman sa atin. So sige, tignan natin for that game number 3. Pero di pa naman tapos ng game number 2. Pero mahirap. Isa pa lang din ang kill ng Onyx PH dito eh. Rektahan yun. To feeling ko for Onyx. No, yung chance nila dito. Hindi man sa patabaan o palakasan ng damage. Pero magkarektahan to. Pag nagkamali yung Blacklist International, pwedeng rektahin sila ng Onyx PH dyan. Favor. Pero habang tumatagal kasi para sa akin, mas nakakapag-farm yung iba sa mga players ng Blacklist International. Hindi katulad dito na pumupronta lang si Aqua eh. Mm-hmm. Kasi kung napapansin nyo, si Aqua lang yung nagbibigay ng takot sa Onyx PH, kaya hindi sila lumalabas kasi kayang labanan ni Aqua yung dalawa o tatlo dun sa kalaban. Paano nga naman mapipigilan si Aqua kung nasa kanila yung pampigil, kung nasa kanila si Kufra? Mm-hmm. Diba? Malaking bagay din yun eh. Medyo masakit din sa ulo kung paano nga naman makakabawi ngayon yung Onyx. Pero siguro, timing, tamang timing. Timing is everything.
kalmahan-kalmahan nyo lang pag ano, pag Mobile Legends, pero syempre relax pagka lang. nagkaroon ng error yung Blacklist, pwede rin naman sa Onyx to. Oo, relax lang sila dito syempre. 10 minute game time na tayo. So, ito na yung Lord, papunta sa top lane. So, madedepensahan pa to ng Onyx PH, yes. For Blacklist International naman yun, ay pagkumpapayag ba sila o hayaan nila yung kanilang kalamang, hindi gumagalo si ano ha, si Oh My Venus dito ha, sa Gedli. Check mo nga direct Yepop. Yan sa bottom lane tower. Ito. Ay, hindi. Joke lang. It's a joke. Lagjutsu. Oh, lagjutsu. Ginagamit natin yan. Ginagawa ko din yan. Pero ayun, si Gatot, nakupo sa bottom lane din. Nagkapatayan. Nalako. Diyos ko, yung ginoo. Ayun, 1-4-1 trade. Pero yung top lane, napapabayaan lang. Here comes the Lord dyan. Level 3 tower. Nabasag na. Ito na, pasok din naman si Iyaknu. Patay. Pero ito, lumalaban na lang din. Fuzakin has been taken down as well. Dalawa na lang natitira. On to the side of Onyx PH. Pero well defended. Wala ng Lord. Wipe. Yun lang si Wise. Patay. Baka ma-wipe out pa, my friend. But it's a no. Nako, buhay. Ang Gatot, but the point here is wala may kariton. Nasa base o may kariton mga kaibigan, medyo malaki yung kariton pero Zaman Force na ibigay na nga rin and legendary ang Onyx PH and the game number 2 will go to Blacklist International. Grabe ha, magandang